balitang boxing, ba ang gusto mo malaman at mga boksingerong pinag-uusapan. Nitong bagong taon sa Amerika, sa kasamang palad ay hindi nga po pinalad si Romero Duno na ma-extend ang kanyang 3-fight winning streak. Matapos siyang ma-TKO sa pang-apat na round kontra sa undefeated at bagong pinapasikat ngayon sa Amerika na si Frank Martin. Kaya bumagsak na sa 24 wins and 3 losses ang kartada ng top Filipino lightweight contender. At dahil napakalaking bagay sana ng panalo kontra kay Martin na posibleng muling makapagbalik sa kanya sa radar ng world ratings, humingi ng despensa si Duno. At ito nga ay sa pamamagitan ng isang video na ipinost ng isa pang mandirigma sa loob ng ring na si Magic Mike Plana doon sa kanyang YouTube page. Nagpasalamat din ang taga General Santos City sa mga patuloy na sumusuporta. At para naman sa mga bashers na lalong nag-init ang mga kamay para i-type ang kanilang tirada, eh napasabi na lamang si Romero na nakita na ninyo ang gusto nyong mapanood. Dito naman sa super middleweight, ayon po sa scoop na nanggaling kay Mike Coppinger ng ESPN, may pag-uusap na raw na nagaganap ngayon sa pagitan ni undisputed super middleweight champion Canelo Alvarez at ng kasalukuyang WBC middleweight champion na si Jermall Charlo. Ang target nga umanong date kung sakaling makasa ay para sa 5 de Mayo. Pero sa ngayon, wala pa pong kumpirmasyon mula sa kampo ni Charlo at Alvarez kung ito nga ba ay totoo. Tapos may gusto pang makigulo ngayon dahil si Caleb Plant na kakatapos lamang talunin ni Alvarez ay hinamon si Jermall. Sa kanyang Twitter account, mapangahas niyang hinamon ang 160-pounder at sinabihan pang easy work lang daw siya. Samantala, nagpakitang gilas na ang mga Lontayaw Brothers para patunayan na talagang mayroon silang ibubuga sa loob ng boxing ring. Sa video na inupload ni Silver Voice TV sa kanyang mga social media page, hindi lang sila ni David ang napasabak sa mga matatapang din na dumayo sa kanilang baluarte para umispar, pero pati na rin si Samuel Lontayaw. At sa kanika-kanila ngang pakikipagpalitan ng suntok, eh mukhang nakuha naman nila yung kanilang goal na ipakitang malayong mas mayroon silang binatbat kumpara sa mga nagdaang pambato ng Capital City doon sa Battle of the YouTubers. Isang araw kasi sa mga requirement na hiningi ng management ng BOTY sa mga Lontayaw ay ang sparring para kumbaga magsilbing quality check bago sila posibleng ma-absorb sa kanilang event. Ngayon, mapunta naman tayo sa kanilang hinahamon na si Kuya Lods, Haring Alas Jason Casimero, ang nakakatandang kapatid at trainer ni WBO champion Cuadro Alas. Sa recent post doon sa official Facebook page ng magkapatid, walang pinangalanan pero mukhang para po ito sa mga Lontayaw. Madali lang naman daw silang kausap at bigyan na lamang daw sila ng 100,000 piso na sa ating pagkakaintindi ay talent fee para pumalag sa hamon ng mga dati nilang dikit ng mga kaibigan. Prodigy, balita, Pinoy, Pinoy, boxing, Prodigy.